Si Catherine ay hindi kailanman naging mahilig sa mga lalaki. Madalas niyang hindi pinapansin ang mga tumititig sa kanya. Nang sandaling iyon, tinitingnan niya si Jason na nakatayo sa kanyang sala. Suot ang itim nitong Armani suit, na akmang-akma sa katawan nito. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano ito kagwapo. Nakatayo si Jason habang tinititigan ang paligid ng sala. At naramdaman niya ang mga mata ni Catherine na sinusundan ang bawat galaw niya. Pinisil niya ang kanyang mga kamay at kinakabahang lumapit dito. Buong biyahe papunta sa bahay ni Catherine, sinubukan niyang ihanda ang sarili para sa sandaling ito. Ngunit nang makita niya si Catherine na nakasuot ng bestida na umabot sa hita nito, ay lumipad sa bintana ang iniisip niya. Alas 8 na at nandoon siya nakatayo na hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Pawis na pawis ang mga palad ni Jason. Dumiretso siya doon pagkatapos ng trabaho. Marami silang hindi natapos na gawain na dapat asikasuhin. Jason, anong ginagawa mo dito? Inaasahan ni Jason ang saloobing ito mula kay Catherine na hindi kailanman nagkaroon ng pasensya sa mga nag-aaksaya ng oras tulad niya. Nandito ako dahil may sasabihin ako sa iyo. Okay, sabihin mo na. Tumayo si Catherine na nakakross ang mga braso. Naramdaman ni Jason ang paru-paro sa kanyang tiyan. Catherine, mahal kita. Ngunit napagtanto ko na sa ating pagsasama ay isang mahalagang bagay ang nawawala. Komunikasyon. And I want to make us work. So I think it's best na maging honest ako sa iyo. Bahagyang umiti si Jason. Umupo si Catherine na namumula ang mukha. Huminga siya ng malalim. Hudyat ito bilang senyales na magpatuloy si Jason. Catherine, ako ang naging problema. Wala akong pinakinggan. Hindi ako nagtiwala sa iyo. At hindi kita pinagkatiwalaan sa ibang lalaki. Nalinlang ako. Ngunit meron akong pagpipilian kung maniniwala ako o hindi. At ang sarili kong kawalan ng katiyakan ay humantong sa isang makitid na landas. Naramdaman ni Jason ang bigat ng mga taon ng pagkakasala na unti-unting naaalis mula sa kanyang balika. Ito ang pag-amin na dapat ay lumabas. Ilang taon na ang nakakalipas. Nakatayo doon si Catherine at pinagmasdan siyang mabuti. Ang pag-aalinlangan ni Jason kung tama ba ang ginagawa niya ay nagpagulo sa kanyang isipan. Ngunit huli na parang huminto ngayon. Alam kong pinagtaksilan kita. Pero handa akong ang maging lalaking kailangan mo. Ang lalaking lagi mo kailangan. Ang lalaking iyon na kasama mo sa gala ay hindi kayang dalhin ang sarili niyang pakikibaka. Miss na kita, Catherine. Ang iyong mga gamit ay nasa closet pa rin. Sa ating bahay, kung saan mo ito iniwan. Ang iyong mga pabango ay nakapatong pa rin sa vanity. Ang iyong shampoo ay nasa shower pa rin. At ang iyong baby pink na tuwalya ay itinatago ko pa rin sa banyo. Dahil ang lahat ng mga bagay na meron ako ay nandun. Dahil kumakapit ako sa pag-asa na babalikan mo ako. Si Jason ay nagmakaawa at nagsumamo sa kanyang mga mata. Tumulo ang sariling luha sa kanyang mga pisngi. At doon nakita ni Catherine ang panghihinaya at ang kahinaan na hindi makikita ng sino man. Ang kasumpa-sumpang si Jason Sanders ay pinabayaan ang kanyang mga pader para kay Catherine. At nakita mismo iyon ni Catherine ang kanyang tunay na damdamin na karaniwang itinatago sa ilalim ng susi. Hindi alam ni Catherine ang sasabihin. Si Jason ay tapat at humingi ng tawad sa nangyari noon. Ipinaliwanag nito kung bakit ito naging masama at nasasaktan ito nang muli silang magkita. Nagulat si Catherine at naramdaman niyang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi kahit na hindi siya sigurado kung bakit. Pero kung nabigla siya kanina, ay mas nabigla siya ngayon nang tumingala siya sa hagdan. Mami, sino siya? Lumingon si Catherine para harapin si Ellie. Naramdaman niya ang pagtayo ng balahibo sa kanyang liek. Hindi ito sinasadya na mangyari ng ganito. Nakatayo si Ellie sa itaas ng hagdan habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Nilingon ni Catherine si Jason na nakatayo sa sala. Nagbago ang mukha nito. Isang nagniningning ng ngiti ang nakaplaster sa mga mata nito.
at isang pag-ibig at pagsamba ang nakasulat sa buong puso nito. Siya ba? Sinubukan niyang magsalita habang nakatutok ang mga mata sa bata. Oo. Sagot ni Catherine sa tanong nito. Lumakad ng ilang hakbang si Jason patungo kay Ellie. Hi, Ellie. Mahinahon siyang nagsalita. Magiliw at may kaamuan na hindi makilala ni Catherine. Tumingin si Ellie kay Jason at kumurap ng ilang beses. Siya ba si Papa Jesus? Gulat na tanong nito kay Catherine. At nagulat din si Jason. Napakurap siya ng ilang beses sa pagkalito at nilingon si Catherine. Alam ni Catherine na binabasahan ang kanyang ina si Ellie ng Biblia habang kasama ito. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-interesado si Ellie. Nilingon niya si Jason at binanggit ang pangalan ng kanyang ina. Malinaw na naintindihan ni Jason ang ibig sabihin ni Catherine tungkol sa ina nito na may malaking pananampalataya sa mga turong Kristiyano. Tumango si Jason, senyales na naiintindihan niya, at bumaling muli kay Ellie na ngayon ay sinusuri si Jason mula ulo hanggang paa. That's a good guess, Ellie. Ipinapaliwanag mo lang kung gaano ako kagwapo. Natatawang sabi ni Jason. Hindi napigilan ni Catherine ang mapangiti nang makitang lumiwanag ang mukha ni Ellie. No, Ellie. I'm not God. Ngunit pwede kang mag-guess ng iba pa. Mungkahi ni Jason nang makitang napawi ang ngiti nito sa pag-amin na hindi siya ang Diyos. Lolo? Tanong nito sa kanya na ikinahagalpak ng tawa ni Catherine. Tumingin si Jason kay Ellie at ang kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na tila nakasakit sa kanyang kaawa-awang ego. No, Ellie. Hindi ako ang lolo mo, pero ako ang daddy mo. Kinausap ito ni Jason na parang kalmado. Bumaba ang mga braso ni Ellie mula sa rehas ng hagdan at maingat itong naglakad patungo kay Jason. Daddy. Tumaas ang maliit nitong kilay at nakita ni Catherine na kumikinang ang mga mata nito at iniunat ang mga braso patungo sa lalaki na nagsasabing ito ang kanyang ama. Bumilis ang paglakad nito at sumugod ito kay Jason. Napaluhod si Jason nang lumapit ito sa kanya at ibinuka niya ang kanyang mga braso para dito. Tumulo ang luha sa pisngi ni Catherine habang pinagmamasdan ang pagkikitang kinatatakutan niya noon. I miss you, Daddy. Akala ko hindi mo ako mahal. Sigaw ni Ellie habang nakapulupot ang mga braso nito sa leeg ni Jason. I miss my baby girl too. Mahal na mahal kita. Napangiti si Jason nang maramdaman ang maliliit na kamay na nakayakap sa kanyang leeg. Ito ay walang duda na isa sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Pinanood ni Catherine ang dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay at ang mga ngiti sa mukha ng dalawa ay nagpaluha sa kanya. At ngayon ay napagtanto niya kung gaano kailangan ni Ellie ang isang ama sa kanyang buhay. Mami, mahal mo rin ba si Daddy? Tanong ni Ellie kay Catherine na nagpalingon kay Jason na tila naghihintay ng sagot nito. Ito ang make or break moment para sa kanila. Nagsabi si Jason ng totoo at kailangan gawin din ito ni Catherine. Mahal na mahal namin ng Daddy mo ang isa't isa. Sabi ni Catherine na ikinangisi naman ni Jason at ngumiti naman si Ellie sa tuwa. Masama ang loob ni Catherine na hindi niya masabi ang kanyang galit kay Jason na hindi alam ni Ellie. Hindi siya sigurado kung ang kanyang nararamdaman ay maiilarawan bilang pag-ibig. Mag-i-stay na ba si Daddy sa bahay natin ngayon? Humihikab na tanong ni Ellie. No, baby. Mabilis na sumagot si Jason bago pa ito magawa ni Catherine. Dito ka titira sa bahay mo. At ako naman, titira ako sa bahay ko. Pero okay lang yun, dahil bibisitahin kita palagi. Nakangiting sabi ni Jason kay Ellie habang nakayakap ito sa kanyang mga bisig.
at pinanood ang paghikab nito. Sa ngayon, patutulugin muna kita. Muling sabi ni Jason at tumango naman si Ellie na itinuturo ang daan patungo sa Pink Princess Room. Naiwan si Catherine na nakatayong mag-isa sa sala. Kung gaano kabilis ang mga pangyayari, kailangan ni Ellie sa buhay ang ama nito. Naramdaman ni Catherine na parang biglang kinurot ang puso niya sa pag-iisip na iwan ang kanyang anak na mag-isa. Ito ay maaaring ang kanyang paraan palabas. Ito ang kanyang daan patungo sa isang masayang kinabukasan kasama ang daddy nito. Kamukhang kamukha mo siya, sabi ni Jason kay Catherine sa kalmadong boses. Nang lumingon si Catherine, ay nakita niya si Jason na nakasandal sa frame ng pinto. Pinunasan niya ang mga luha na nag-uumpisang tumulo sa kanyang mga mata. Nakuha niya ang bilugan mong mga mata at isang magandang ngiti. She is perfect, nakangiting sagot ni Catherine nang maisip si Ellie. Kailan ko kayo muling makikita? Tanong ni Jason na masaya ang mukha. How about tomorrow? Magkita tayong lahat para sa isang dinner. Sagot ni Catherine na nagpaliwanag sa mukha ni Jason. Yes, that's perfect. Maraming salamat, Catherine. It means the world to me. Masasabi ni Jason na totoong masaya siya. Karapat dapat niyang makilala ang kanyang ama. Wala akong karapatang paglayuin kayong dalawa. Kung handa kang manatili at maging bahagi niya, dapat ko itong tanggapin. Mahiwagang wika ni Catherine. Alam niyang masaya si Jason at masaya si Ellie. At hindi niya kayang hadlangan ang relasyon ng mag-ama. Maraming anak ang may nag-iisang magulang at hindi nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Magkita tayo bukas ng gabi. Paalam ni Jason at lumabas ng bahay. Lumingon siya at tumingin sa mga mata ni Catherine. Siya nga pala. Bagay sa iyo ang t-shirt na suot mo. Nakangiting tumalikod si Jason at umalis. At naiwan si Catherine na namumula ang mukha. Tumayo si Catherine sa harap ng elevator. Kinasusuklaman niya ang lahat. Lahat ng mga doktor na nakaupo sa harap niya ay nagsasabi sa kanya na wala nang ibang paraan. Ang agham ay isang revolusyon. Ang balita ay nagsasabi sa lahat ng oras. Ito ay nagpapagaling ng mga bagay at tumutulong sa mga tao. Well, obviously hindi lahat. Umupo si Catherine sa tapat ng mesa ng umagang iyon. Ngumiti ang doktor ng may assurance. Alam ko ang nararamdaman mo, Catherine. Sinadya ba iyon para maging simpatiya? Ang hirap. Paano malalaman? Maraming bagay ang kailangang ayusin bago iyon. Parang naiinis si Catherine sa usapang ito. Ginawa nitong pangkaraniwan ang kanyang sakit. Pero para sa kanya, para sa pamilya niya, hindi. Walang kasaysayan. Walang paliwanag. Fuck, with such a crappy body. And fuck, dahil nakatakda siyang mamatay bago pa siya umabot ng 30. Napakurap siya habang patuloy itong nagsasalita. Bahagya siyang tumango habang hinihintay itong matapos. Meron akong isang anak na babae. Kasal ako. Ang aking ina. Ang buhay ko. Mga pangarap ko. Ang aking hinaharap. Tumingin siya sa doktor. Ang mga pangungusap nito ay nagpagalit sa kanya. At least makakawala ka sa sakit. Umayos ng upo si Catherine bago ibuka ang bibig. Dok, tama ka, at least hindi ako masasaktan. Sino ang magmamalasakit sa aking 4 na taong gulang na anak na babae? Paano na ang aking asawa? Ang aking mga kaibigan at pamilya? Sino ang magmamalasakit sa kanila? Okay lang ba na iwan ko ang isang batang babae ng mag-isa na walang inang tumitingin sa kanyang paglaki? Okay lang ba na iwan ko ang nanay kong mag-isa at walang mag-alaga hanggang sa pagtanda? Okay lang ba kung iiwan kong mag-isa ang asawa ko at maging biyudo siya habang buhay? Tinatanggap ko ang katotohanang mamamatay na ako, pero hindi ito matatanggap ng pamilya ko at mga taong nagmamahal sa akin. Kung mawawala ako bukas,
Hindi mawawala ang sakit. Iiyak ako araw-araw habang pinagmamasdan ko ang mga taong mahal ko na sinusubukang malampasan ang aking pagkamatay. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Instead na ibulalas niya ang nasa isip niyang iyon, ay nagsalita siya ng simple. "Thank you for your time, Doc." Tumayo siya at nag-walk out. Hindi na niya kailangang magtagal pa doon kung sasabihin niya ang lahat ng nararamdaman niya. Siguradong pagsisisihan niya iyon. Pinapaginhawa ng mga doktor ang kanyang sakit na para bang makakatulong iyon. Pinapahaba nila ang oras ng kanyang paghinga. Mabilis na lumabas si Catherine. Ang siklib ay kanyang pinunit at itinapon sa basurahan. Bago pa ito makita ng sino man, ginagawa niya iyon bawat buwan. Tumingin si Catherine sa kanyang relo at naalala niyang walang laman ang kanyang pantry sa bahay. Kaya gumawa siya ng listahan para mamili at sa halip ay pumunta sa supermarket. Gusto sana niyang ihabilin si Ellie sa mama niya, pero tinawagan siya ni Jason kaninang umaga at tinanong kung pwedeng isama si Ellie sa park. Tuwang-tuwa si Ellie na magkaroon ng isang araw sa labas kasama ang daddy nito. Bahagyang natawa si Catherine nang maalaala ang pagkikita ng mag-ama. Pag-uwi ni Catherine ay inihanda niya si Ellie para lumabas kasama si Jason. Itinirintas niya ng dalawang hanay ang buhok nito at binihisan ito ng lilak na dami na natatakpan ng butterfly na tumugma sa medyas nito at isang pares ng sapatos na may butterfly. Napaka-cute nitong tingnan sa kasuotan. Binuksan ni Catherine ang TV at iniharap doon si Ellie na kumakanta sa isang episode na may Little Pony. Nahumaling si Ellie sa panonood. Pumunta si Catherine sa kanyang silid upang maghanda sa paliligo. At pagkatapos maligo, ay pinatuyo niya ng bahagya ang kanyang buhok. Iniwan niya itong kulot sa dulo at hinayaang bumagsak sa likod niya. Nakasuot siya ng isang pares ng may takong na sapatos na nagpahaba sa kanyang mga binti at isang itim na dress na may hiwa sa gilid na nagpapakita sa kanyang makinis at maputing balat. Mas natagalan siya sa pagme-makeup kumpara sa buhok niya. Naglagay siya ng smoky eyeshadow at binahida niya ng pulang lipstick ang kanyang labi para tapusin ang kanyang hitsura. Tumingin siya sa salamin at ngumiti. She looked classy at hindi basura. Tumunog ang doorbell. Hudyat na nandiyan na si Jason. Tumayo sila ni Ellie sa sofa at nagpunta sa front door. Huminga ng malalim si Catherine at binuksan ang pinto. At isang pares ng itim na pantalon ng gwapong lalaki ang bumungad sa kanya. Tiningnan niya si Jason at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit nang sandaling magsalita ito, ay alam niyang magiging napakahirap na dinner nito. "Hello, Catherine. Napakaganda mo. At tulad mo, napakaganda rin ang aking prinsesa." "There's not much to do when all I can..." Thank you guys for listening and watching.